Isang malaking sunog ang sumiklab sa lungsod ng Danao Huwebes ng gabi. Pag-apula ng apoy, umabot ng 10 oras. Naritong buong detalye sa report ni Femari Dumabok ng GMA Regional TV, Balitang Bisda. Mula sa malayo, kitang-kita ang nagliliyab na apoy dahil halos buong pamilihang bayan ng lungsod ng Danao sa probinsya ng Cebu ang nasusunog. Natanggap ng fire department ang alarma ng sunog alas 8:18 Huwebes ng gabi. Ayon kay Fire Investigator SFO1 Ronald Tilliadoa, nagsimula ang apoy sa dry goods section sa likurang bahagi ng Danao Public Market. Ang fire station ay hindi kalayuan sa palengke pero hindi agad na ipaalam sa bumbero nang sumiklab ang sunog. Nagduol niya nga nagsulti nga na ay nagpiti-piti ang nagkayo nga to sa trapal. So pagduol niya nga to, gadasag fire extinguisher. Pag-operate na yun sa fire extinguisher, ito katong kayo na gamay-gamay pag unta. Karon kay action man sa gratul, sa kuan sa fire extinguisher, nidaan, nidagan sa siya makauban. Bali, limam na sila ka watchman. Ira-iram na sila. So pagbalik nila, dako na kaayo. Ilan na lang ang naiwang vendor sa pamilihan ng mga panahong iyon. At ipinagbabawal rin ang pananatili dito kapag gabi na. Kaya nang mag-umpisa ang sunog, may ilang vendors ang nakapagsalba pa ng kanilang mga paninda. Pagkasunog gabi, naapa mo ito? Naa! Nangyong samar pa doon pa mo ito? Atag rin dog! Oo, pa doon pa may close ato. Oo, among gihipos, among gipangit sa mga gamit. Pero sa managay, nabilin pa dito? Naa. Manilabhan. Alas 8:30 ng gabi, itinaas na sa third alarm ang sunog. Pagsapit ng alas 9:14 ng gabi, itinaas na ang sunog sa general alarm. Kaya tumulong ng iba pang bumbero mula sa mga kalapit na bayan at syudad. Nadeklara ng under control ang sunog ng alas 9:52 ng gabi. Pero umabot ng halos 10 oras ang sunog at bandang alas 6 ng Biyernes ng umaga bago ito idiniklarang fire out. Ayon sa tagapagsalita ng Danao City Government na si Michelle Mondigo, may 779 stall owners sa 16 sections ng pamilihan. Isa sa tinitingnan na dahilan ng sunog ay ang posibleng electrical ignition through loose connection. Pero paglilinaw ni SFO1 Tilliadoa na nagpapatuloy pa ang kanilang investigasyon, panawagan ng mga vendors sa pamalaang lokal ng Danao City na sana ay mahanapan sila kaagad ng lugar para sa pansamantala nilang pagtitindahan dahil ito lang ang kanilang kabuhayan. Nga ka nang temporal lang utanga, ari lang usap may makapwisto ba? Bisag makapay mo, tara mo doon tent mo? Oo, makabutang may tent. Bisan ingon an nila, mga lamisa, ingon anak ba nga. Naalan dyan may panginabuhayan matag-adlaw ba? Kay lisod na sad nga mahunong sad ang amo ang pangita. Isang emergency meeting naman ang pinatawag ni Danao City Mayor Ramon Durano III kasama ang mga department head ng City Hall at section heads ng mga vendors sa nasunog na pamilihan. Ayon sa alkalde, may 10 milyong piso na pundo mula sa disaster fund ng lungsod na maaaring pagkuhanan ng tulong pinansyal para sa mga apektadong stall owner. Puwiraan ang sa syudad, kibaw ko nga doon ay mga membro ninyo din hiya sa bakod katong accident. So doon na maka-avail mo adto sa katong fire, no? Doon na mo adto. Ugwa ako masayop doon na to'y mungarag 5,000. Nanawagan si Durano sa BFP para sa isang masusing investigasyon sa sanhi ng sunog. Samantala, aabot sa 52.2 million pesos ang halaga ng iniwang pinsala ng nasabing sunog. Ako si Femari Dumabok para sa GMA Regional TV.